Magluto po tayo ginataang patatas. Patatas sa gata. Masarap po siya, masustansya. Ito po yung patatas. Fresh na patatas. Ayan po yung tang masarap na hapunan po na. Ito yung mahapunan namin sa ngayon. Ay, i-share ko sa inyo para po matutunan yung masustansya at matipid sa bulsa. Ang ingredients po nito ay napakadali. Kayang-kaya po natin makita sa ating kapaligiran. Food is love, share your heart. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Hugasan ang patatas at hiniwa ko ng ganyan, inislice ko ng ganyan ang size, at ang luya inislice ko rin po, at ang tanglad, yung lemon grass, inislice ko siya kasi i-grind natin yan para magiging paste. Yan, nilagay ko po sa grinder yung hinalo ko po yung lemon grass at saka yung luya, ginger, tapos i-grind po natin para magiging paste. So, ayan na po. Naka-ready na po siya. Naka-grind na po. Iga-grind na po natin siya upang magiging paste ang ating lemongrass and ginger. Ayan na. Na-paste na po siya. Actually, kailangan po talaga is pinong-pinong-pino po para hindi po natin ma-touch sa ating dila ang lemongrass at saka yung ginger. So, kailangan po talaga paste siya. And magpakulo na po tayo ng mantika. Ayan po ang ating recipe. Ang recipe po natin ay nakalagay sa Thai book. Ayan, potato curry, gaing curry kung sa Thai. So yan po yung ingredients niya. Pero hindi ko po actually lahat sinusunod gawa ng may sarili po ako kasi binabawasan ko po. Kasi minsan po hindi po masarap. So dinadagdagan ko or binabawasan ko yung kanilang nakasunod dyan. Merong part dyan na hindi ko sinunod. Like, ang part dyan na add coconut milk after nung paglagay ng paste natin, hindi ko po sinunod yun. Kasi gusto ko, igisa muna ng mabuti yung patatas at ang ating paste. Ayan na po. Nagigisa na po natin ang ating bawang at ang ating lemon grass and ginger paste. Igisa po natin siya na hanggang sa maluto po. Talagang dahan-dahan lang. Iano lang natin na kunting tiyaga, kunting mantika lang. Pag dry na dry, dadagdagan natin siya ng mantika. Pag dry na dry, make it sure natin na super dry siya, dagdagan natin ng mantika para hindi siya masunog. Yan, nag-add po ako ng oil kasi super dry siya. So, dagdagan po natin ng ganyan. Haluin lang po natin ng haluin upang maluto siya. Masarap po ang amoy. Naamoy ko kasi akong nagluluto, syempre. So, ayan na siya. Haluin lang natin ng haluin para hindi masunog. At nakikita po natin na umuunti. Ayan, nag-juicy na po siya. Lumalabas na yung kanyang sariling tubig sa lemon grass, garlic, and ginger. Ayan, nagiging paste na po siya. Tapos, habang hinahalo natin, lumalabas po yung kanyang juice. So, ngayon, i-ready na natin ang patatas. Ilagay na natin yung ating cut na patatas. At haluin po natin. Sa recipe book po, hindi po ganito. Sa recipe book, ilagay yung coconut milk agad-agad. So, hindi ko sinunod kasi nung unang luto ko, hindi siya masyadong masarap. So, ang ginawa ko, ito nga,
Gifry ko ng mabuti yung lemongrass, ginger and garlic. Plus, ayan, nilagay ko yung patatas. At hayaan po natin ang patatas magbibigay ng juice. Yung tubig niya, sariling tubig mula sa lemongrass, ginger, garlic, and lalabas. At ayan, ina-add ko na po yung soya sauce and little sugar. May soya sauce po siya, little sugar. So, haluin po natin ng mabuti. Ayan, dahan-dahan lang po para hindi siya magkandadurog-durog yung ating patatas. Haluin siya ng haluin, yes. Ayan na po siya, lumabas na po yung juicy niya. Kusa po kasi siyang merong juicy. Magkusa po siyang magtutubig, magsasabaw sa sarili niya. Galing doon sa lemongrass natin nag-grind at saka sa ating ginger. Ayan, nagtubig na siya. At diba meron tayong oil, so nag-juicy na siya. So, ang gagawin natin, hinaan po natin ang apoy at hayaan po natin siyang kumulo sa sarili niyang sabaw. Ayan. Ayan, nag-brown na siya. Hayaan po natin maging light brown. Na magiging light brown po yung ating lemongrass, ginger at garlic. Plus, ang ating patatas ay mag-light brown para magkaroon siya ng kulay. Ayan. Tapos, tatakpan po natin para magkaroon siya ng lalong sabaw. Tapos, i-ready na natin ang ating coconut milk. Ayan po yung coconut milk na gamit ko. Ayan po yung made in Thailand. Masarap po siya kahit mahal. Tapos, i-ready na natin siya para buksan natin at ilagay na ang ating coconut milk. Ayan, buksan na po natin. Ayan, tingnan nyo po ang ganda ng kulay. At i-ready natin ang ating curry powder. Ilagay natin ang curry powder. Haluin po natin para mag-mix siyang mabuti. Sa paghalo po natin, dandahanin natin dahil baka madurog ang ating patatas. Banayad lang po ang paghalo. Banayad lang po para hindi madurog ang patatas. Ayan. Ang sarap po, naggaling po sa pagkaroon ng tubig, sabaw-sabaw niya, natuyo po siya. At ang lasa po ay dumikit na talaga sa ating patatas. Napakasarap po, nag-dry na siya dahil dumikit na yung ating lasa doon sa ating patatas. And i-add po natin yung ating coconut milk. Yan, kasi po nag-dry na siya, ilagay na natin ating coconut milk. At haluin po natin ng banayad. Banayad po gently ang paghalo natin upang hindi madurog ang ating patatas. Dandahan lang po. Ang napakasarap po ng ulam na ito. Kinakain po to kasama ang kanin. Ayan. Tapos po ating titignan. Hintayin po natin siyang magkulo. Hintayin lang po natin siyang dandahan siyang magkulo. Ayan, kumukulo na siya. Yes, ayan na po. Kumulo na siya at nag-light brown na ang ating coconut. At nag-light brown na ang ating patatas. And, takpan po natin ulit para po siya ang lasa niya ay papasok talaga doon sa patatas. Takpan po natin siya at banayad ang ating gas. Upang papasok ang lasa. Ayan na po. Ang sarap po ng patatas. Ang sarap po. Ang ilaw ko kasi. Ang ilaw yung ano. Maganda yung ilaw. Yung drapa na po sa ang drapa. Sa gundo na lang ito maluho po na siya. Pagkuloan natin ang pagkuloan para lukong-luto yung ating data. Ayan na, nag-dry na siya lito. So, malapit ng marito, titignan natin kung gaano kalang natin. Ayan, masarap. Ayan, try po ako sa pagkuloan. Kung gaano na siya kasi. Lito na siya. Kaya lang natin na mag-reduce yung ganyan po po natin. Kailangan mo siya mag-reduce. At 3 nuts po po na sa ating serving. Ayan po ang ating pinataang patatas, napakasarap po. At lagyan po natin siya ng pampaganda. Lagi po natin tandaan ang presentation po ay ang dala po ng isang pang maganda. Masarap para kainin.
siya ng curry leaves at saka yung onion harvest. I-design po natin sa taas para po, ang ganda tignan, ang ganda ng presentation ng paso. Ayan po ang ating pinataan patatas. Ayan. Tuwing nagluluto po ako, inaayos ko po ang serving, inaayos ko po yung presentation. Importante po ang presentation. So, ayan na po ang ating pinataan coconut. Ito na po ang ating table settings. Diyan siya sa lamisa, kinakain siya kasama ng kanin. So, yan po ang aming hapunan sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at naway may natutunan kayo at itry niyo pong lutuin para sa inyong pamilya at malaking tulong po ito at masustansya po sa ating mga bata, sa ating mga anak. At yan po tayo na yan ay apat ang kakain. At sa advice ko po sa inyo pong dining table, kailangan po maglagay kayo ng mga prutas sa tabi para maganda ang atmosphere. Maglagay ng bulaklak sa kabilang side. Kasi po ang napaka-peaceful po pag kumain tayo sa isang lamisa na maganda ang ating tanawin, na walang kalat, na masinop. Maganda po ang tanawin.